Welcome back to my YouTube channel. So this is your Mommy Dana and meron naman tayong panibagong video. So ayan, before tayo mag-start, I want to greet everyone ng Happy New Year! Maligayang bagong taon sa inyong lahat. So ayan, welcoming 2021 with a bang! Bang, 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 bang talaga. As in, bongga tayo, looking forward to a better year. Ayan, for everyone. So, stay positive lang tayo. And sure, magiging okay ang lahat. In this video, I'll be sharing my top 10 lucky indoor plants. Not just lucky, mga easiest indoor plants tayo. So, magkuha na kayo ng mga listahan ninyo. And kung wala pa kayo ng mga ito, please check nyo yung Green Ganex. Ayan. So, Green Ganex to complete your top 10. Ayan. Top 10 lucky plants. So, ayan. Huwag tayo patumpik-tumpik. Paumpisan ko na. Ano bang lucky plant? So, umpisa natin sa number 1, which is Pachyra or the lucky money tree. So, ayan siya, guys. So, according to Feng Shui, Pachyra gives fortune, good fortune, and good money. So, ayan. So, as the money tree, it attracts good vibes ba? Ganon. Super easy lang din yan alagaan. At, hindi siya maselan. As in, I swear. Top 1 ko rin yan. Perfect indoor plant yan. Kung magbabala kayo sa mga first time plantito, plantita dyan, I highly recommend this one. Pachyra or money plant. My second on the list is jade plant. So, ayan yung jade plant. Dyan. So, jade plant is one of the luckiest as well. Yan, pang second ko yung jade plant. Kasi, kung makikita nyo, makakapal yung mga leaves niya. Ayan. Ang sabi sa Chinese, it symbolizes good fortune and it symbolizes money kasi parang mga coins yan. And also, easy to do. Easy maintenance lang po ang jade plant. It's a succulent. Ayan. It's a succulent. So, basically, you water it once a week. So, gusto din niya na medyo mainit kasi same as cactus, ganun. So, don't water it every day kasi mamamatay ang jade plant. So, may mga cases, hayaan nyo lang siya dyan. Water nyo lang siya once a week and then boom, mabubuhay ang jade plant. Yan. And also, jade plant, good siya pang regalo kasi it gives good fortune, good luck dun sa pagre-regaluhan nyo. Next naman tayo, top 3, which is the fortune plant. So, fortune plant, isa din siya sa pinaka madali at mabilis alagaan. As in, low maintenance siya. And, hayaan nyo lang siya. Hindi niya kailangan na masyadong init, masyadong lamig. Sobrang okay lang niya. Kung gusto mo mag-start maging plantito o plantita, highly recommend ko ang fortune plant. Ayan, so, sa name pa lang niya, fortune, it gives fortune at it brings good luck too. So, fortune plant, it is good indoor plant daw na nag-a-attract ng happiness. Ayan. So, kung gusto nyo ng happiness. And also, lahat ng mga indoor plants, nakakadagdag siya ng positivity sa ating bahay kapag may mga indoor plants tayo. So, ayan. Bumabalansa siya sa mood natin pag meron tayong indoor plant sa bahay. So, that is my top 3. Next naman is Zizi plant. Zizi plant, isa siya sa pinaka madaling alagaan, napakadaling i-propagate, at saka napakadaling niyang mag-multiply. Zizi plant or welcome plant, ayan, pwede siyang ilagay sa labas ng bahay kasi nag-a-attract din siya ng luck or good vibes sa inyo. So, kung gusto niyo pumasok ang swerte, you can put daw yung Zizi sa tapat or sa labas ng bahay niyo kasi it welcomes good luck. So, ayan. So, others, they're thinking na poisonous daw to. Yes, it's poisonous once na na-eat nyo, once na kinain nyo, once na na-digest. Very poisonous siya. So, sino ba makakain nun, diba? So, keep them away from your pets. Ayan lang. So, next naman tayo sa top 5 ko is yung red siam. Why red siam? Ayan yung red siam. Red siam, according to Feng Shui, again, it attracts good luck. So, ayan. Kung ibibigay mo rin daw to as gift, magiging wealthy daw yung pagre-regaluhan mo yan. So, sobrang lush din yan. It's easy to maintain. Ayan, sobrang easy lang niya i-maintain. Water it thrice a week. Depends sa weather. Kung mainit, thrice a week. Kung malamig naman,
once or twice a week. So, ayan guys. So, red siam or red lipstick aglaw nima. Ayan. Next, peace lily. Peace lily, ayan. So, meron tayong variegated peace lily at meron tayong the normal peace lily. Bakit siya lucky? The best purifying plant itong peace lily. So, aside from that, sobrang lush siya at sobrang greenish at nagpa-flower din siya. At take note, ayan, sa feng shui, it attracts good luck as well, wealth and happiness. So, ayan. Move on to the seventh. Golden photos. Why golden photos? Diba? Gold. In feng shui, sobrang laki ng mga gold. Kasi medyo, ano siya, attractive talaga yung golden photos. Very good siyang indoor plant. Ilagay mo lang sa water, mabubuhay na siya. Pwede siya sa soil, pwede sa water. So, why golden photos is lucky too? It attracts positive energy. Siyempre, kapag positive ang energy, good vibes ang papasok sa inyo. So, ayan. Perfect din yan sa mga first time plantita, golden photos. So, next tayo sa number 8. Number 8 ko is snake plant. So, snake plant, good din siya as air purifier. Good din siya sa mga starting na plantito at plantita. Aside from that, snake plant is also a lucky plant. So, hindi nakakaalam sa inyo, lucky plant din tong snake plant. It's one of the air purifier sa ating bahay. And ina-absorb din niya daw ang mga bad vibes, which is na-attract lang natin yung mga good and healthy positive energy. So, ayan guys. Next naman tayo sa number 9. Yung lucky. Okay. Lucky bamboo. So, number 9 natin is lucky bamboo. Ayan, sobrang easy lang din i-propagate niyan. Ang easy lang, mabubuhay siya sa soil and mabubuhay siya sa lupa. So, hindi ko na i-mention, it also attracts good wealth. Ayan, and last one is yung pennyworth. So, yung pennyworth, medyo top 10 ko. Yung pennyworth, medyo hindi nyo kilala yung pennyworth. Pero yung pennyworth, isa sa pinaka or one of the luckiest plant. Medyo mahirap pa alagaan to. Pwede naman, basta ilabas nyo lang siya once in a while. Pennyworth, from the word itself, penny. So, isa siya sa lucky plant na attracts ng money. Yung shape niya is bilog-bilog talaga na parang coins. So, it symbolizes money. So, ayan guys. So, yun ang aking top 10. Okay, sa top 10. So, nailista nyo ba? So, magkakaroon ako ng recap. What are my top 10? So, number 1, Pachira. Second one is yung jade plant. Third plant is fortune plant. Fourth is zizi plant. Fifth is red siam. Sixth is peace lily. Seven golden photos. 8 snake plant. 9 lucky bamboo. And 10 is yung pennyworth. So, it's up to you naman guys kung maniniwala kayo or hindi. For my case, it brings me luck. It brings us luck kasi nabuo yung green garnet. Kasi yan. So, medyo lucky. So, I considered lucky having them, yung mga plants namin, plant babies namin. And we have them sa aming bahay. Although, hindi naman ako nagre-rely sa ganito. Siyempre, kailangan mo rin ng sipag, tiyaga, and prayers. So, ayan. Actually, when you start having plant babies, nakaka-relieve siya ng stress. Ayan. So, siguro yun, di ba? Pag wala kang stress, positive energy lang ang lalapit sa'yo. And, okay. Good vibes lang ang lalapit. So, kapag good vibes, money will come. So, be positive lang. So, life and so on. Ayun lang. So, ayan. So, ayan. So, I hope nakashare ako ng something good for you. So, yung lahat ng sinabi ko, sobrang easy lang po alagaan yan. So, if you want to get those plants, we have them sa Green Ganex. Please do follow our page, Green Ganex. We're selling indoor plants for your house. So, thank you so much for watching. I'll see you again sa aking next vlog.